Isa sa importanteng safety gear sa pagmamotor ay ang helmet. Pero hindi rin pwede na basta naka-helmet lang, kagaya nito. At eto pa. Ang pogi mo na sana eh. Kaso pagdating sa helmet mo, sablay naman. Hindi naman kasi ganun kasip kapag ka naka-half-face helmet lang. Mas lalo na kapag ka nutshell kasi hindi naman talaga advisable yun. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang helmet na siguradong safe ka, maporma at murang-mura. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of At eto na yon, ang Spider Fury Astra. Isa sa nagustuhan ko sa design nitong Spider Astra, itong mga color orange na yan, mga neon color na yan. Kasi bukod sa nakakadagdag visibility siya, ay sobrang ganda ng combination niya, di ba? Dahil kasi dyan, parang meron siyang illusion na parang umiilaw siya, di ba? Then sa kulay niya, meron siyang limang kulay. Itong orange, itong blue, gray, black, tapos yung white. So nakaka-amaze lang na kahit madaming kulay yung pinagsama-sama ng Spider dito, bagay na bagay pa rin sa kanyang forma. Then kapag tinignan mo siya sa harapan, ma-appreciate mo talaga yung angas ng kanyang design, di ba? Bagay na bagay yung hulma ng kanyang visor. Then yung kanyang visor, hindi siya mahirap buksan dahil meron siyang hawakan dito sa baba. Tapos once na nakababa na yan, hindi rin siya basta-basta angat kasi meron siyang lock. Ayun, no? So kapag malakas ang hangin, hindi siya basta-basta bubukas. Ganun din kung sakaling masimple lang tayo, wag naman sana, hindi siya basta-basta matatanggal or mabubuksan. Then maganda yung quality ng visor na ginamit dito dahil naka high impact polycarbonate visor ito. Hindi siya basta-basta mababasag. At bukod dito sa smoke visor, meron pa itong free na clear visor. At ang maganda pa dito sa Spider Fury Astra, naka dual visor siya. Ayan o. Dual visor siya. So kapag ka naka clear visor ka, tapos tanghali mo ginamit yung clear visor mo at mainit ang panahon, and pwede mong ibaba itong kanyang dual visor. So meron ka ng smoke visor ulit, hindi ka na masasaktan sa mata. Kasi nakakatamad nga naman kasi talaga na patanggal-tanggal ka ng visor, di ba? Papalit-palit. Sa kanyang visor, hindi naman siya sobrang tinted or sobrang dark. So kahit magamit mo siya ng gabi na, makikita mo pa rin ang kalsada. Tingnan ninyo ah. Then isa sa nagustuhan ko dito, malawak yung kanyang view. Kaya kapag ka nasa biyahe tayo, makikita mo dito sa gilid. Yan, isa sa pinaka-importante yan, hindi yung harap lang. Ngayon, ipapatesting ko rin sa inyo yung kanyang dual visor. So, halos same lang naman sila ng kanyang smoke visor. Tapos dito sa harapan, meron siyang micro-adjustable vent. Ayan, hindi rin siya mahirap buksan-buksan. Kung gusto mo na pumapasok yung hangin doon sa iyo sa loob, yan, bubuksan mo lang yan para mayroong airflow papasok doon sa loob. Ganun din dito sa taas, yan, pwede mong buksan, pwede mong isara. Para kapag ka mainit, merong hangin, hindi may initan yung ulo mo. At ang maganda pa sa visor nito, pinlock ready na rin yan. So hindi siya magmo-moist kapag ka nasa Baguio tayo or nasa mahamog na lugar. Tapos dito sa likod, gustong-gusto ko yung design ng kanyang spoiler. Hindi siya ganung kahaba, hindi rin siya ganung kaikli. Tamang-tama lang sa kanyang design, yung bagay na bagay. Tapos mapapansin nyo, meron pa siya ditong logo ng spider dito sa gilid. Anyway, yung spoiler niya hindi siya natatanggal, so naka-fix na talaga siya dyan. Tapos dito sa likod nakalagay yung Spider Fury. At ang maganda dito, ECE certified na siya. International certification yan, kaya dumaan talaga ito sa masiyasat na pag-aaral or testing sa durability ng helmet na ito. Nagustuhan ko rin yung kanyang padding kasi napaka-komportable niyang suotin. Hindi siya masakit sa mukha kasi naka-high density foam ito. Maganda kasi sa high density foam, kahit matagal mo nang ginagamit yung helmet mo, hindi siya magsasag. So nandun pa rin yung comfort at nandun pa rin yung safety. Kasi kapag yung mga foam na ginagamit sa helmet natin yung sobrang lambot, katagalan yan, magsasag na yan. So katagalan, luluwang na siya sa ulo natin. Then nagustuhan ko pa yung design dito sa kanyang padding kasi meron siyang green na stitches. Ayan, di ba? So nakadagdag forma siya.
Yan ang nagustuhan ko talaga sa Spyder kasi hindi nila tinitipid sa materials. Kahit yung mga nasa loob na alam naman nilang hindi na makikita sa panlabas, yan, maganda pa rin yung quality at maganda pa rin yung design. At ang maganda pa dito, washable yung kanyang foam kasi hindi talaga maiiwasan na bumaho yung ating helmet dahil sa pawis natin, lalo na kapag hindi tayo nagsusuot ng balaklava. Ito matatanggal to, tapos itong nasa taas. Tapos itong color red naman na ito, ang purpose niya ay for emergency. Para kapag halimbawa na aksidente tayo, huwag naman sana, hihilahin lang yan ng mga re-responde sa'yo. Hihilahin lang yung pag-anon. Then mabilis nang matatanggal itong padding para mas mabilis matanggal yung helmet sa ulo natin at makahinga na tayo ng maayos. Then kagaya ng sabi ko kanina, ang Spyder, hindi sila nagtitipid sa materials. Dahil kung mapapansin natin, dito sa kanyang mga fabric, apat na uri ng fabric ang ginamit dito. Etong nasa pinakalabas na to, parang leatherette yung kanyang design. Ayun, hanggang dito sa dulo. Ang purpose niya, para kapag umuulan, hindi niya ma-absorb yung tubig sa loob. So dadaan lang siya dyan, so hindi mababasa yung foam. Then ginamitan din nila ng refractolized fabric. Ayan o, etong part na to. Bali, ang purpose yung kapag kagabi, kapag nasinaga ng ilaw yan, magre-reflect yan. So mas makikita tayo sa kalsada. Dagdag visibility na rin yan para sa safety natin. Yung fabric naman na ginamit dito, soft fabric siya para hindi masakit sa ating leeg. Malambot na fabric yan para hindi tayo maging irritable sa biyahe. Tapos, ito namang nasa loob na fabric na to, mas malambot yung fabric na to kasi ito yung tatama sa mukha natin. So alagang-alaga talaga tayo ng Spyder, ayaw nilang ma-damage yung mukha natin, ayaw nilang ma-stress kasi karamihan sa gumagamit ng Spyder, pogi, joke lang. Ganon din dito sa taas, malalambot na fabric na yan, kaya komportable talaga siyang gamitin. Pati dito sa kanyang lock, ayan, meron din siyang malambot na fabric kasi tatama din yun sa mukha natin. Tapos, pagdating naman sa kanyang lock, naka-quick release siya. Pero para sa akin, mas convenient gamitin itong quick release, lalong-lalo na kapag nagpamadali tayo. Mas mabilis natin matatanggal, mas madali nating masusuot. Sa ganito namang quick release, parang hindi rin naman siya basta-basta matatanggal. No? At para naman sa mga rider na kailangan na nakasalamin sila sa biyahe, eyewear ready na rin ang helmet na to. So hindi siya masakit dito sa part na to kapag nakasalamin tayo. So mapapansin ninyo, meron siyang awang dito. Yan, para yan sa frame ng ating salamin. Kaya komportable pa rin tayo kahit mahaba ang biyahe natin, kahit meron tayong suot na salamin. Then intercom ready na rin ang helmet na to. Meron siyang abang dito sa loob. Yan, meron siyang bilog dyan para lagayan ng ating intercom. At isa pa sa nagustuhan ko dito, magaan lang siya. Nakalagay dito sa likod, 1,600 plus 50 grams. So ibig sabihin, 1.6 kilos lang siya. Actually, pangalawang helmet ko nito na Spyder Fury. Yung una yung Spyder Fury Kinetic. Kaya subok na subok ko na talaga yung comfort nun. Hindi siya masakit sa batok kasi magaan lang naman siya. Then very recommended ko ang helmet na to, lalong-lalo na sa mga nagtitipid. Dahil napaka-affordable lang niya. 4,695 pesos lang ang kanyang SRP. Nabili ko to sa Spyder Legazpi Albay. Napakamura lang, pero napakaganda ng quality. Napakadali pang bagayan dahil maganda ang kanyang design. At ang pinaka-importante sa lahat, safe na safe ka kapag ka naka-Spyder full face helmet ka. So yun lang guys, dito na natin tatapusin ang ating video tungkol dito sa Spyder Fury Astra. Sana nagustuhan ninyo ang video nito. Kung nagustuhan mo naman, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I can't